of troops. They cannot succeed without the support of the people. Gaano nga ba kayaman ang bansang Pilipinas noong rehimen ng dating Pangulong Ferdinand Marcos? At bakit maraming Pilipino ang napapasabi ng sayang kung si Marcos lang sana ang ating presidente ngayon? Ayan ang ating aalamin para sa araw na ito. You know, what's up mga idol? Maligayang pagbabalik na naman sa ating channel. Maraming salamat din sa pag-click ng videong ito. At sa araw na ito nga ay pag-uusapan natin kung gaano nga ba kalakas at kayaman ang Pilipinas noong panahon ni President Marcos. Isa ka rin kaya sa mga taong manghihinayang sa pagkawala ni President Marcos? Well, iyan ay ating malalaman sa araw na ito. Pero bago tayo magsimula ay kung mahilig ka sa ganitong mga content at ngayon ka palang napadaan sa ating channel, ay inaanyayahan kitang i-click ang subscribe button. I-hit mo na rin ang notification bell para magka-jowa ka, ay para updated ka pala sa paglabas ng mga latest video natin sa mga susunod na araw. Okay. Ang mga bansang katulad ng Amerika, Russia, China, Japan at Singapore, sila yung mga bansang tinitingala ng buong mundo dahil sa taglay nilang kayamanan mula ekonomiya hanggang sa puwersang militar. Papaano kung sabihin ko sa inyo mga idol na ang mga mayayamang bansang iyan ay minsan ang tiningala ang lupang iyong sinilangan? Ito ay noong panahon ng 10th presidente ng Pilipinas na walang iba kundi si Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. o mas kilala sa tawag na Ferdinand Marcos. Marahil mga idol, may iba sa inyo dyan na kukontra sa ating pag-uusapan sa araw na ito. At meron din namang sasang-ayon at nirerespeto ko ang bawat ninyong mga opinyon. By the way mga idol, naranasan nga ng ating bansa na tingalain ng iba pang mga naglalakihang bansa dahil hindi lang tayo pumapantay sa kanila. Angat na angat ang ekonomiya ng Pilipinas kung ikukumpara sa kanila noong panahon ng dating Pangulong Marcos. Ang palitan ng dolyar noong mga panahong ito ay ibang-iba na sa ngayon. Kung ngayon ay 48.35 ang equivalent ng $1. Noong panahon ng ating dating Pangulong Marcos, 1 pesos and 50 cents lamang ang katumbas ng $1. Grabe mga idol, sobrang laki talaga ng pinagkaiba. Wala ring mga negosyante noon ang pwedeng tumubo ng malaki sa kanilang mga paninda. Sumusunod sila sa suggested retail price ng mga product. At kapag sila ay lumabag sa batas, isang kaparusahan ang aabuti nila. Kaya naman, walang kahit sino ang nagtatangkang sumuway sa mga batas noon. At alam nyo ba mga idol na ang Pangulo ng Singapore noong year 1965 na si Yusuf Eshak ay sobrang iniidolo si President Marcos? Tumulad siya sa mga batas at proyekto na ini-implement ni President Marcos sa Pilipinas at in-apply niya ito sa bansang Singapore. Katulad na lamang nang ipakulong ni President Marcos ang mga politiko na kumukontra sa mga adhikain niya. Ayon kasi sa kanya, isa ito sa mga pinakamabisang paraan upang umunlad ang isang bayan. Gusto niya kasi na iisa lamang ang sinusunod na layunin para hindi magkakagulo-gulo. Tumulad dito ang nooy presidenteng Yusuf Eshak ng Singapore kung saan ipinakulong niya rin ang lahat ng politikong kumukontra sa kanya. Kaya naman kitang-kita natin ang resulta sa kanilang bansa ngayon. Isa na sila sa mga pinakamayamang bansa sa kasalukuyan. Ngayon, ang tanong idol ay ano ang nangyari sa Pilipinas gayong gumaya lang naman pala sa atin ang Singapore? Bakit sila umunlad at bakit tayo hindi? Noong mabatalsik kasi si Pangulong Marcos
Noong nagkaroon ng EDSA People Power Revolution, pinalaya ng dating Pangulong Cory Aquino ang lahat ng mga kalaban ni Marcos, pati nga yung ibang mga kriminal ay nakalaya din. Hindi niya rin ipinagpatuloy ang mga proyekto ni President Marcos sa ating bansa dahil ayon kay President Aquino, maaalala lamang ng Pilipinas ang diktador na ito. At dito ay sinabi ito ni Pangulong Marcos. Mrs. Corazon Aquino ay ipagpatuloy ang Bataan Nuclear Plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking muntahe at maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andyan ang Bataan Nuclear Plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayun ay paghihigante. Huwag natin idamay sa bayan ng Pilipino. Kanya balang araw, makikita ninyo, 20 years from now, bakstak na ang Pilipinas. By the way mga idol, noong panahon niya nga ay sobrang taas ng ekonomiya ng ating bansa. Kaya naman, binansagan ang ating bansa noong panahon na ito bilang Golden Era. At bukod sa pagkakaroon ng magandang estado ng ekonomiya, kinakatakutan din ang Pilipinas, hindi lamang sa Southeast Asia, kundi pati na rin sa buong Asia. May mga sandata kasi tayong pandigma na tayo pa lamang ang mayroon noong mga oras na iyon. Alam mo ba, Idol, na ang Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Army ang isa sa mga pinakakinakatakutan noon sa buong mundo. Ngunit, hindi kagaya ng mga bansang ating nabanggit kanina, bigo tayong mapanatili kung ano ang meron tayo noon. Pero, ano kaya ang mga bagay na hawak ng Pilipinas at bakit pati sa hukbong sandatahan ay kinakatakutan tayo? Simulan natin sa hukbong himpapawid ng Pilipinas o ang Philippine Air Force. Alam nyo ba na isang bansa sa Asia at tatlong bansa sa buong mundo ang unang nagkaroon ng Boat F-8 Crusader na isa sa mga pinaka-advanced na aircraft noong mga panahong iyon? At kabilang dito ay ang Amerika, France at ang ating bansa. Kaya naman, ganun na lamang tayo hangaan ng mga karatig nating bansa sa Asia. Isipin mong sa 195 na bansa sa buong mundo, hanggang ngayon ay wala ka pa ding jowa. Sa 195 na bansa na ito, ay isa tayo sa tatlong bansa na kauna-unahang nagmay-ari nito. At hindi lang yan. Dahil nagkaroon din tayo ng 37 units ng Northrop F-5 Freedom Fighters. Maliban dito, ay nagkaroon rin tayo ng mga attack helicopters, trainers, fighting jets at marami pang iba noong panahon ni Pangulong Marcos. Kung iisipin mo talaga, Idol, ay sobrang matutuwa ka dahil makikita mo talaga ang bunga ng mga buwis na kinokolekta ng gobyerno mula sa mga tao. At alam mo ba na nagkaroon din ng Pilipinas ng isang sekretong programa na tinatawag nilang Santa Clara Missile Program? Ang layunin ng proyektong ito ay makapag-produce ng missiles na tayong mga Pilipino mismo ang lumikha at may akda. At nagtagumpay tayo dito. Nakapaggawa tayo ng isang missile na hindi maikakaila ang lakas at pinangalanan nila itong si Bongbong 1. Nasabi nilang nagtagumpay sila sa proyektong ito dahil nakapag-produce sila ng 37 na Bongbong 1 at lahat ng ito ay kanilang pinakawalan sa Caballo Island. Natigil ang paggawa ng Bongbong 1 noong mapatalsik sa pwesto si Pangulong Marcos. Alam mo ba, Idol, na nakapag-launch na tayo ng 37 missiles samantalang ang China ay nasa kalagitnaan pa lamang ng kanilang proseso sa paggagawa ng missile. Dito talaga natin makikita, mga Idol, na ang kakayahan ng mga Pilipino ay kayang-kayang sumabay
sa pag-unlad ng ibang bansa. Subalit, kulang na kulang lang talaga tayo sa suporta ng gobyerno. Isipin mo, idol, kung gaano na kayaman ang Pilipinas ngayon kung naipagpatuloy pa ang proyektong ito. Alam nyo kasi na dito yumama ng mga bansang kagaya ng Russia at France. Ang Philippine Army rin ang isa sa mga pinaka-highly trained at may pinakamalakas na puwersa na sundalo noong mga panahong iyon. Nagmamay-ari kasi tayo ng ilan sa mga pinakamodernong land equipment sa buong Asia. Napag-alaman din mga idol na bukod sa Bongbong 1 ay mayroon pa tayong isang malaking proyekto na isinasagawa noong panahon ni Marcos. At ito ay ang Underground Submarine Program. Ngunit hindi ito kagaya ng Bongbong 1 na naging matagumpay. Dahil bago pa man nila ito matapos, nagkagulo-gulo na sa gobyerno. Kaya naman nabaon na lamang sa limot ang proyektong ito. Magkakatulad sana tayo ng France, Sweden at Russia na nag-e-export gamit ang mga submarine. Pagdating naman sa Navy, noong panahon ni Marcos, walang kahit sino ang makakatapat sa lakas ng puwersa ng ating bansa. Tayo ang kauna-unahang bansa sa buong mundo na nakapagmay-ari ng 3 corvette o ang destroyer ship. Noong panahon ni Marcos, nagmay-ari tayo ng 26 na amphibious warfare vessels at ilan sa mga ito ay ginagamit pa din para sa mga military services. Noong 1975 naman ay dumating sa ating bansa ang kauna-unahan nating hospital ship na pinangalanan nilang RPS Hospital ng Tulungan. At katulad ng ibang mga warships, hindi na rin nalaman kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari sa hospital ships natin. Meron din tayong 4 na high endurance cutters at ito ay armado ng mga artilleries at mga heavy chain guns. Lahat ng ito ay napasakamay ng Pilipinas noong rehimeng Marcos. 2 minesweepers at 3 coastal minesweepers. Nagkaroon din tayo ng 2 submarine chasers na kayang-kayang habulin at wasakin ang mga submarine ng kalaban noong mga panahong ito. Isang supply ship at isang repair ship na noong mga panahong ito ay 4 na bansa pa lamang ang nakaka-acquire at isa tayo doon. Kung naipagpatuloy lang sana ang mga proyektong kagaya ng Bongbong 1 at Underground Submarine Program nang hindi hinaluan ng issue sa politika, hindi natin mai-imagine kung gaano na kaya kalakas ang ating bansa. At hindi pa rin siguro sa atin nawala ang trono ng pinakamayamang bansa sa buong Asia. Pero hindi naman ito nangangahulugan na huli na ang lahat. Bukas pa rin ang posibilidad na maibalik natin ang dating atin. Kaya lang naman nangyari ang pagbagsak na iyon ay dahil sa hindi pagkakaunawaan at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino na gawa nating maabot ang estado kung saan tinitingala tayo noong mga panahong sumusunod ang bawat isa sa iisang adhikain. At sigurado ako, idol, na ang pagkakaisa lang ulit ng bawat Pilipino ang kailangan ng ating lupang sinilangan para muli niyang makamtan ang kayamanan na ating minsan ng kinagisnan. Ayun lamang mga idol, maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nag-enjoy at may natutunan naman kayong panibago sa ating napag-usapan. Kung may mga gusto pa kayong topic na ating magawa ng video, ay huwag kayong mahiyang ibahagi iyan sa ating comment section. Hanggang sa susunod naman, paalam!